Yon mga katropa, kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa pagbisita. Welcome back po muli sa aking YouTube channel. Isang mapagpala, maganda at masayang araw po muli mga katropa. Katropa, ano ba yung maaaring maging sanhi ng bigla ang pagkamatay ng isang parakit? Ano ang mga palatandaan ng isang parakit ay mamamatay na? Ano ang maaaring gawin natin upang mailigtas ang mga alaga ating parakit sa kamatayan? Katropa, panoorin mo itong video ito para malaman mo ang sagot sa mga tanong ito. At para mapanatiling ligtas at maayos ang ating mga alagang parakit. Ang pagkawala ng isang parakit ay isang pagkabigla, lalong-lalo sa ating mga nag-aalaga ng parakit o sa ating mga breeder na hindi natin alam na may mali na tayong ginagawa. Ang pagkamatay kadalas ang biglaan para sa mga hindi natin inaasahan. Ang mga posibleng sanhi na pagkamatay ng ating mga alagang parakit, medyo marami katropa. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin yung pinaka, katropa, yung pinakakaraniwang dahilan para malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Katropa, bibigyan kita ng limang maaring dahilan ng biglaang pagkamatay ng ating mga parakit. Number one, klima. Yung klima sa atin sa Pilipinas, katropa, yung sobrang init at sobrang lamig ay maaring humantong din sa kamatayan ng ating alagang parakit. Lalong-lalo na katropa sa summer. Pag summer dito sa Pinas, sobrang init. So kadalasan mga alaga natin parakit nahi-heat stroke. Number 2, stress. Katropa, ang patuloy na stress sa ating mga alagang ibon ay maaaring makahina sa immune system at humantong din sa kamatayan ng ating mga alagang ibon. Number 3, malnutrition. Ang malnutrition ay maaaring sanhi din. Lalong-lalo na yung hindi sapat na diet sa mga alaga nating ibon. Katropa, kaya bantayin natin yung mga pinapatukan natin sa kanila. Huwag naman masyadong tipid. Baka naman humantong din sa malnutrisyon. Number 4, mga sakit. Ang mga sakit sa ibon ay maaaring genetic, viral o bacteria. Katropa, karamihang nakikita kong bacteria sa ating alagang ibon ay yung skull mite. O katropa, pag sobrang lala na ng skull mite, humahantong din sa kamatayan. Number 5, infection o pagkalason. Katropa, yung infection na sinasabi ko, ito yung mula sa mga predator katulad po ng pusa at daga. Unahin ko sa pusa, oras na masungkit lang po ng pusa yung ating alagang ibong galus lang po kinamamatay na nila kasi nai-infection sila dun yung mga sugat nila. Then sa daga naman po, nalalaso naman sila pag yung mga patuka natin nadumihan ng daga or naihian. So familiar naman tayo katropa, ihi at dumi lang ng daga kinamamatay na ng tao. Siyempre, lalong-lalo na itong ating alagang ibon. Mga katropa, panatiliin natin malusog ang ating mga alagang parakit. Alamin din natin kung ano yung normal na galaw nila. Para kung may maging abnormal sa galaw nila, alam na natin na may sakit sila o may nararamdaman sila. Sa kabila ng pagiging makulit at playful ng ating mga alagang ibon, malalaman natin kapag wala sila sa kondisyon. Yung tanging senyales na dapat nating tignan, yung unang-unang katropa, gana sa pagkain, body condition, yung dumi, at yung energy and activity nila. Ang mga alaga natin parakit ay maaaring mamatay. Maaaring nakakalungkot sa ating mga nag-aalagang ibon, sa ating mga breeder. Umaasa ako mga katropa, ang bidyong ito ay nakatulong sa inyo na maging handa upang harapin ang hindi inaasang isyo sa kalusugan at bigyan ka ng confidence at kaalaman upang iligtas natin sa kamatayan ng ating mga alagang ibon. Katropa, that's it! Hanggang dito na lang po yung aking munting video na ginawa para sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Happy breeding. God bless po sa atin.